Good morning kay Kuya Daniel. Good morning sa ating mga kasabahay. Good Brother morning, Eli. And good morning, Brother Eli Soriano. Sa lahat ng mga pasyente. At Eli, maluwag po tayo ngayon. Araw ng Tuesday. Kahapon. Tuntua ka naman. Hindi, kasi kahapon talagang punong-puno. Jam-pack po tayo kahapon dahil mas marami po tayong medical services kahapon. Opo. Ngayon, ang ating mga medical services, Ate Lynn. Ayan. Kinakabahan ka na naman. Nina! Hindi, one of the reasons kasi po, nakukunti po ang mga pasyente dito po sa clinic. Kasi every Tuesday po, parang mga walang sakit yung mga titignan natin. Kasi dito lamang naman sa clinic ni Kuya, ginagamot po ang mga may... Ay, hindi pala ginagamot. Sine-check up ang mga walang sakit. Mas mabuti po kasi yon sa prevention. Ngayong araw kasi yung mga buntis ang darating dito po sa clinic. At yung mga bata, 1-year-old pababa, para naman sa kanilang immunization. Ngayon, kung isasama natin sila sa maraming may mga karamdaman, baka magkahawa-hawahan sila. So, we gave a specific day for them na wala masyadong maraming tao para po maaluwal silang makapunta rito at matignan ng mas mabuti. At para sa mga kababayan natin, this is the time for you to go here. As I've said, lalo na dun sa mga 40 years old pataas, malayo ka pa dun. Malapit si na malapit na ako. Actually, nakaabot na ako. Aba, maganda po ang pumunta rin po tayo dito sa clinic para magpa-check up lang. You know, para po, kung sakaling may karamdaman tayo, ma-check up po tayo kaagad, matignan, at magamot. Oo, dahil Ate Lynn, bukod po sa well baby immunization natin at sa obstetric consultation sa mga buntis, meron din po tayong general medicine po ngayon. As of 6 a.m. po kanina, ang ating po mga nagpa-register na pasyente po sa ECG po, sa libreng ECG po, 6 na po. Sa general medicine naman po ay 44. Ang sa ating laboratory ay 10 at sa mga nanay naman na magpapa-check up sa ating OB ay 10 for a total of 71 as of 6 a.m. Kaya sabi nga po ni Ate Lynn, ito po ang priority natin ngayon kaya medyo maluwag tayo ngayong araw. Yes, at wala tayong dental kasi ngayon. Wala tayong dental. Usually na as of 30, 40 ang mga dental patients natin yung mga nagpapabunot ng ngipin ngayon. Medyo magagaling ang ngipin nila. So every Tuesday wala kasi tayong dental. Pero sa Pampanga meron, Ate Lynn. Ay, oo. Meron tayo dyan sa MMM Building, MacArthur Highway, Sindalan, San Fernando, kung saan meron po tayo dyang general medicine, pedia, at dental, at optometry. Yes, nabibigay ng libreng salamin right beside Pampanga. Yes, beside sila, di ba? Magkalapit. Bulacan! Oh, ang alam ko lang, ano eh? Ah, ganun. Apalit. Apalit? Masarap na halo-halo. Alright, of course. Ate Baby. Oh, Ate Baby. Navales. Borol First, Tiwala, Balagtas, Bulacan. Ang mga services din po nila, general medicine, derma, pedia, dental, opto, PT, pati PT, no? reflex malaking, and massage. Malaking bagay ang PT, Ate Lynn, kasi si Eagle, nung after niya mamal stroke, okay. Ngayon, nung nag-live kami ng Tuesday, malakas na siya. Oo, kasi yung mga iba pumupunta rito, mga kababayan natin, akala nila yung massage na parang yung... ayaw nga yun din eh. Ano pala yan? Tine-therapy talaga, parang kinakuryente-kuryente ng konti yung mga hindi mo maigalaw. At saka dinidiretso yung hindi mo maigalaw para magalaw natin ng mas maayos. At may kasama tayo, Brian, ngayon. Tawagin natin si Tatay. Kanina pa taas ng kamay ito. Gusto mapatibi. Kasi po nanawagan po kami sa mga kababayan po natin or yung mga anak niyo po na may cleft palate. Yun yung tinatawag na... Hindi suhi. Sa Bisaya yata yung suhi. Di ba yung baligtad? Hindi yon. Yung meron silang bingot. Baligtad pala. O yung ngongo ang tawag ng iba nating mga kababayan. Kasi po, meron nga tayong project sa action ni Kuya Daniel na kung saan nagagather tayo ng maraming kabataan na may bingot. Mas maganda kasi mas bata, mas maaga natin silang matignan. Kasi para hindi na silang mangailangan ng speech therapy. At ito ngang si, ano pangalan niya tayo? Gerald, ay tatay, tayo ka nga rito. Kasi si Gerald nahihiya sa akin. Yan ang isa sa mga rason kung bakit nahihiya ang mga bata. Nagkakaroon po sila ng emotional problems kasi nga ayaw nilang makiharap sa mga tao and eventually sa paglaki nila nagiging hindi maganda. So yan ang panawagan ng ating mga doktor. Madali naman palang gamutin yung mga ganitong klaseng mga karamdaman kaya agad po nilang tinitignan para magkaroon pa ng pag-asa sa buhay itong bata na ito. Si tatay nandito po. Konti lang naman ang anak ni tatay, di ba tay? May first batch, may second batch. Yung panganay niya 27, 18, tsaka... 22. May second batch naman si tatay. Ilan taon yung second batch nyo? Ano, 10. 10, tsaka? At tsaka 8. At tsaka... 6. Nakalimutan mo na tay, sa dami. At tatay, taga saan ka pa po? Batasan na. Batasan. Opo. At paano nyo, opo? Naalala ko kasi si...
Maraming mga first-timers tayo ngayon, ha? Kanina natanong ko. Taas nga po ang kamay ng mga first-timers po natin. Parang ikaw tinatawag na sa loob. Natawag na sa loob. Kanina pa nagtatawag, ikaw eh. Maraming po tayong mga first-timers ngayon. At alika dito, kanina ko pa siya kinakausap. Ayan, masaya na siya, oh. At wala siyang problema sa pagsalita kasi dalawa pala ang parte ng cleft palate according sa mga doctors. Isa sa loob, tsaka isa sa labas. So, punta na po kayo yung may mga problema po. Ayan.